Bungad na awit. Sa pag ng Panginoon, bayan ngayon nagtitipo upang pagsaluhan ang kaligtasan. Handog ng Diyos sa tanang. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali din po, Father. Ika-24 ng Enero, atin po ngayong ginugunita si San Francisco de Sales, obispo at pantas ng simbahan. Isama po natin ang ating mga daladalang kahilingan sa banal na misang ito. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, upang mailigtas ang mga hinirang mo, niloob mong ang obispong si San Francisco ay makibagay sa lahat ng tao. Ipagkaloob mong ang kanyang pagkauliran sa matyagang pagmamalasakit sa kapwa ay lagi naming maipamalas sa paglilingkod sa aming mga kapatid. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan mula ng ilabas ko sa Ehipto ang Israel? Wala pa akong bahay na masasabing akin. Hanggang ngayon, tolda pa ang aking tahanan, kahit lagi akong kasama ng Israel. Wala akong sinabing anuman sa sinumang hukom tungkol sa tahanang Sidro na dapat kong tirahan. Gayong ako ang pumili sa kanila upang mamahalas sa aking kawan. Sabihin mo na rin sa lingkod kong si David ang salitang ito ng Panginoon.
Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat na maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan. Magmumula ang kaharian, magmumula ang hari sa aking bayan magpakailanman. Kikalanlin ko siyang anak ko at ako naman magiging ama niya. Parurusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa pagkasalang anak. Ngunit ang paglingap ko sa kanya'y hindi magbabago. Di tulad na nangyari kay Saul, magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin. At mananatili ang iyong trono. Isinasaysay niya ni Nathan kay David ang lahat ng ito. Ang lahat ng sinabi sa kanya ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. Ito ang iyong pangakong iniwan sa isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Sa kanya ay mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ako'y tatawaging ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Gagayon ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdig. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang aking pangako ay sa kanya iiral, at mananatili sa kanya ang tipan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang lahat po'y magsitayo. Hallelujah, 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 hallelujah. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Yesu Kristo upang tumubo sa tao. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalipunpunan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya ng isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan na may nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sabi niya, pakinggan ninyo ito. May isang magsasaka na lumabas upang maghasik.
Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan, dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan, agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo, palibhas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa, at ito'y tumubo, lumago, at naguhay. May uhay na tigtatatlumpo, tigaanim na po, tigsasandaan ang butil. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinghaga. Sinabi niyang, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Kaya nga't tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakikita, at makinig man ng makinig, ay hindi makakaunawa. Kundi gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang ibang talinghaga? Ang inihahasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas at inaalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba namay tulad ng nahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinatanggap ng may kagalakan. Ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan. Dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Anupat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit, ang iba'y tulad ng binhing na pahasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita, at sila'y nagsisipamunga. May tigtatatlumpo, may tigaanim na po, at may tigsasandaan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Kung atin pong tatanungin ang ekspertong magsasaka, hindi aayon sa ginawa ng maghahasik o magsasaka na naghasik ng mga butil sa ating talinghagang napakinggan ngayon. Dahil ang ekspertong magsasaka, kinukultivate ang lupa, nilalagyan ng kung ano-anong mga organic bilang pataba ng lupa para pagtubo ng binhi ay maganda ang tubo. Inihahanda ng tunay na paghahanda ang lupa para sa butil na ihahasik. Marahil ay sasabihin rin ng ekspertong magsasaka,
Alam niya kung kailan itatanim ang isang binhi. Halimbawa na lang, kung summer ang panahon, o kaya naman ay panahon ng taglagas, o ang iba pang mga panahon, pinag-aaralan ng mga eksperto ng magsasaka kung ano ang nararapat at naaayon sa panahon na kailangang itanim para doon sa lupa, nang sa ganun ito ay mag-ani ng maayos. Ito ang karakter ng magsasaka. Ano, ekspertong magsasaka. Subalit, ang ating talinghaga ay hindi karakter ng pagiging magsasaka. Marahil sasabihin ng magsasaka na kung ikaw ay maghahasik ng binhi o kaya ng buto, at pagkatapos ang iyong paghahasik ay kung saan sa ang dako mo lamang ihahasik ang butil ng buto, ay parang nagsasayang ka lang ng oras, nagsasayang ka lang ng panahon. Hindi ito ang karakter na gustong ibigay ng ating talinghaga, kung hindi ang nais ibigay sa atin ng ating Panginoon ang karakter, attitude ng Kanyang Amang nasa langit. Kung gaano kabuti ang ating Panginoon. At ang sinisimbolo po ng iba't ibang lupa, apat na uri ng lupang pinaghasikan ng buto. Ito yung sinasabi ng pag-aaral sa theology na yung generosity ng Diyos, na kahit sinong tao, makasalanan ka man o hindi, paghahasikan ka ng Panginoon. Kung tatanggapin mo ang butil na ito na nagre-representa sa Kanyang salita, hindi yung tinitingnan ng Diyos. Manapay ang ibinibigay dito ng ating Panginoon, nagbabakasakali ang Diyos na kahit ikaw ay hindi karapat-dapat na lupa na tumanggap ng butil na ito, baka sakali tumubo sa iyo ang butil na ito na itatanim ng Diyos. Ito yung pagiging generous ng Diyos na kahit anong klaseng lupa ay Kanyang hinahasikan. At sa Kanyang paghahasik, makikita natin sa apat na uri na pinaghasikan ng ating napakinggang talinghaga ng maghahasik ngayon. Ano? Ang una ay sa daanan, ikalawa ay lupang mabato, ikatatlo ay dawagan, ikaapat ay ang matabang lupa. At sa matabang lupa, doon po nag-ani ang ating Panginoon. Kaya nga ang sabi dito, tigtatatlumpo, tiglilimampo, at tigsasandaang butil ang nakuha doon sa matabang lupa. Subalit doon sa tatlong uring naunang lupa, ito nga yung sinasabi kong nagbabakasakali ang Diyos, na kahit hindi po ito na-cultivate, na kahit hindi ito nalagyan ng pataba ng anumang uri ng fertilizer, hindi naging handa ang taong tumanggap, pagbabakasakali lang ng Diyos na baka tumubo. Paanyaya ng ating Panginoon ang ating Ebanghelyo ngayon para ang lahat ay tanggapin ang salita ng Diyos. Kung atin po itong iuugnay sa ating unang pagbasa, ang ating unang pagbasa ay patungkol pa rin kay David. Ano? Kadugtong po ito ng ating unang pagbasa din po kahapon, na kung saan ay sumayaw si Haring David sa harapan ng arko ng tipan dahil sa kanyang pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. Sabi nga ay, ang isang tao at that time, lalo ikaw ay makapangyarihan, isang hari, maimpluensya, tabu na ikaw ay sumayaw sa harapan ng maraming tao, lalong-lalo na sa harapan ng mga kawal, ng mga sundalo,
na iyong pinamumunuan. Subalit hindi ito alintana kay Haring David, ang sa kanya ay magpasalamat sa Diyos na kinakalinga ang kanyang pagiging hari. At ngayon niya sa ating unang pagbasa, plinaplano ni Haring David na ipagtayo ng templo ang Ark of the Covenant na ito na kanyang sinayawan dahil ang kanyang rasyonal, ano ang sabi niya ay nakatira siya sa palasyo samantalang ang Ark of the Covenant ay nandoon lang sa tulda. Sa pamamagitan po ni Propeta Nathan, na bagamat inayunan muna ni Propeta Nathan ang plano ni Haring David, ano ang sabi ni Propeta Nathan dahil noong gabing pagkatapos nilang mag-usap ni Haring David, napakita sa kanya ang Diyos at sinabing, hindi ito ang ipinagagawa ko sa kanya dahil ako ang Diyos na kasama nila sa kanilang paglalakbay. Hindi ako humihingi sa kanya na ipagtayo niya ako ng templo. At alam natin na si Haring Solomon, ang kanyang anak, anak ni Haring David, ang magtatayo ng templo sa Jerusalem. Ang nais lang ng ating Panginoon, sundin ang kalooban niya at sa kanyang pagsunod, ang buong Israel ay tanggapin siya bilang isang Panginoon na kanilang paglilingkuran, mamahalin at sasambahin. Ito ang sinabi ni Yahweh kay Nathan at ito'y pinarating ni Propeta Nathan sa Haring David. Kaya nga'y sinunod ito ng hari, kaya siya'y naging dakila dahil sa kanyang pagiging masunurin. Ibig sabihin, na itanim ang salita ng Diyos sa puso ni Haring David. Kaya nga, naging dakila ang kanyang kaharian. Ito yung ugnayan ng unang pagbasa at ng ating ebanghelyo na kung saan naging mataba ang puso ni Haring David sa pagtanggap sa salita ng Diyos at namunga ito dahil trina-transmit niya into action. Kung ano ang ipinasasabi ng Panginoon, ginagawa ni Haring David. At ito ang hamon sa ating ebanghelyo. Sa apat na uri ng lupa, ang nagbunga ay ang matabang lupa. Hilingin po natin sa ating Panginoon na sana ang bawat isa ay magkaroon ng pusong mataba na sa tuwing mapapakinggan po natin ang salita ng Diyos, tunay na mamunga. Sabi nga, tigtatatlumpo, tiglilimampo, at tigsasandaan upang kagaya ni Haring David at kagaya ng inahalimbawa ng ating Panginoon sa talinghaga, marating natin ang buhay na walang hanggan at ang salita ay mamuhay sa pang-araw-araw nating pagkilos para sa pagtugon sa kanyang panawagan. Amen. Para po sa mamagahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, sa ginaganap naming paghahain nagdudulot ng kaligtasan, ang aming puso ay pagningasin nawa ng iyong Espiritu Santo na nagpaalab kay San Francisco de Sales para siya'y umamo at makaakit ng mga nagmamahal sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Francisco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapat, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugal sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Buhay,
Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio at si San Francisco de Sales, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumaiyo inyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa Diyos lamang mapapanata ang aking kaluluwa sa Kanya. At God.
pag-asa at kaligtasan. Paninil di ko pa nanaligan, puso'y di ihilig sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan na aking lakas at takbuhan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya. Pag-asa at kaligtasan. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magtaguyod sa aming pagtulad sa pag-ibig at matyagang pagmamalasakit ni San Francisco de Sales upang aming makamtan ang kaluwalhatian sa piling mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pinakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay, lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program
para sa pagpapalawig ng dato sa turismong pangsimbahan at bilang pag-alala na rin sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at may mga kasamang foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, mga kapiyo, sa paghahangad nating makapagdasal ng mas mataimtim at maayos, ninanais nating magkaroon ng upuang may sandalan sa Divine Mercy Sanctuary. Sa ganitong diwa ay muli tayong kumakatok sa may mabubuting loob na maghandog ng tulong para sa katuparan nito. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa pamisahan at sa opisina para sa mga detalye. Ikaapat, para po sa pagpapalaganap ng debosyon sa ating patron, ang konfradiya ni Santo Padre Pio ay pupunta sa Thailand ngayong February 20 to 24. Sa mga nagnanais pong sumama ay makipag-ugnayan kayo sa opisina at sa pamisahan hanggang January 30 lamang po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikalawa ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Amang makapangyarihan, upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa iyong sambayanan na nasa iyong harapan ngayon, kasama ang kanilang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Humayo kayo at gawing mga alagad ang lahat ng mga bansa.